Kinwestiyo ang mangilang senador ang Anilay Malaparmali na kontrata ng Department of Social Welfare and Development sa isang tinatawag na financial service provider. Sagot naman ng DSWD, kumonsulta sila at ginabayan pa nga sila mismo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Nakatutok si Mav Gonzales. Sa pagtalakay ng budget kahapon ng Department of Social Welfare and Development, tanong ng mga senador, Malaparmali ba ang kontrata ng DSWD sa StarPay na nakakuha rin daw ng bilyong-bilyong pisong kontrata kahit na questionable umano ang background nito? Isa ang StarPay sa financial service provider na ginamit ng DSWD para mamahagi ng ayuda. 2019, nagdeklara pang lugi itong StarPay. Pagdating ng 2020, nakakuha sila ng more than 50 billion pesos na pondo sa galing sa gobyerno. Paano? Ito ba e formalin ng DSWD o hindi? Siguro yun ang pinakatanong niya, no? Na kumpanyang nalugi at ngayon ay may 50 billion na nilaan na pondo para sa kanilang operations. Sabi ni Senador Manny Pacquiao, mula sa 14 million beneficiaries ng SAP2, 6.9 million beneficiaries ang ipinagkatiwala ng DSWD sa StarPay. Katumbas ito ng mahigit 50 billion pesos mula sa kabuuang 85.1 billion pesos na pondo. Paliwanag ng DSWD, dumaan sa konsultasyon ang pagkuha nila ng financial service providers. Ito na po yung nagiging challenges na data quality. Yung iba, walang mga cellphones. Kaya po, dumaan po sa masusing assessment at nakita po namin ang kapabilidad ng StarPay at ng RCBC na pwede nilang i-redistribute yung mga hindi po naserbisyuhan ng ibang financial service providers. Lahat po ng aming ginawa, lahat po ng aming aksyon, desisyon, ay kumuha po kami ng technical assistance ng ating pong Bangko Sentral ng Pilipinas. Dagdag pa ni Pacquiao, gumamit ang StarPay ng mga remittance companies kaya may bawas ang ayuda pag liname ito ng mga beneficiary. Ang sabi ng DSWD, kailangan ang tulong ng naturang mga remittance company para sa mga walang cellphone. There were challenges nga po, like yun pong wala silang mga mobile number. And for those without mobile number, hindi po ma-e-effect ang ating digital payment. So kaya po nagkaroon tayo ng manual payout. If you found out that 70% ang walang mobile phones or defective yung mobile phones, but hindi nyo nalang gamitin yung workforce ng DSWD or even LGU? Ninais pa rin po ng DSWD na matugunan po yung kung paano mapapabilis yung pagbibigay namin ng ayuda. At nung nagtanong po kami base po sa aming meeting with the BSP, with the 6 financial service providers, ang RCBC at ang StarPay po ay nagmungkahi na kaya po nilang makapagbigay ng ayuda kahit sa mga tao na wala pong mobile numbers. Wala pang sagot ang StarPay sa aming tawag at email. Sinusubukan din namin kunin ang panig ng RCBC at ng BSP. Sa kamera, naghain naman ng resolusyon si Bayan Muna Partylist Representative Carlos Zarate para magpatawag ng investigasyon kaugnay nito. Mav Gonzales, nakatutok, 24 oras.